So, ang video na to, guys, is all about how to steer a ship. So, how to steer a ship o paano i-drive yung isang barko. So, ang tawag sa mga nagda-drive ng barko o nagtitimon in our term, in marine term, titimon ng barko is AB or quartermaster. So, sino-sino ba yung mga AB o quartermaster? Sila yung ratings on deck. Sila po yung tatlong ratings na nasa deck department, which is AB1, AB2, and AB3, which is I belong to that department deck, and also I am a ratings. So I am AB2 here, so which means meron pa akong AB1, may senior pa ako, and which is may kasunod pa ako, which is AB3. So tatlo, AB1, 2, 3. Sa isang barko, may tatlong AB. Ewan ko lang sa iba. Tapos may, yun, kami yung nagtitimon o nagda-drive sa barko kung walang autopilot. Autopilot is, which means is hindi na kami kailangan sa bridge, which is nagde-day work kami, nagtatrabaho, nagtitik-tik ng kalawang, nagwa-wash paint, at marami pang day deck work na kailangan namin gawin kung naka-autopilot. Ang kagandahan ng autopilot, which is officer on watch na lang pwedeng nasa bridge at yung lookout, which is kami, pwede din kaming maging lookout, pero kung may apprentice, sila yung magiging lookout. So wala nang magtitimon kasi autopilot na, kusa na lang susunod yung barko sa desired course mo. So this time, wala kaming autopilot kasi sira. So kailangan ng hands-on na timonil or quartermaster or AB, which is kami. So usually, wala na kaming day work kasi araw-araw kaming naka-duty sa bridge. Kasi wala akong autopilot nga, kami yung natitimon. So yun, tuturuan ko kayo kung paano mag-steer ng barko, magtimon o mag-drive in other term para maintindihan ng lahat. So with no further ado, umpisa na natin. Mga katanungan na palagi kong naririnig. Sino ba yung nagda-drive ng barko? Si kapitan ba? Si chief mate ba? Si segundo ba? O si third mate ba? Para sa kaalaman ng lahat, walang opisyal ang nagtitimon ng barko o hindi opisyal ang nagtitimon ng barko. Ang nagtitimon ng barko ay yung mga ratings. Ratings which is able-bodied seaman, quartermaster, o sila yung tinatawag na deck ratings. Sila yung nagtitimon ng barko kung walang autopilot yung barko. Apat na oras kami nakatayo para lang timonan yung barko. So pag titimon namin, kailangan naming pagmasid kasi kami na rin yung magiging lookout katulong ni officer on watch while on navigation. Kailangan ng matinding focus ang timonil para mapasteady niya ang isang barko. Kung sa ibang barko may steering wheel, dito ang gamit namin ay hand steering. Isang kamay lang ay pwede mo nang imaneho yung barko. Katulad nito. Underway na kayo or nasa highway na, kailangan mong i-steady yung barko para ma-maintain mo yung course mo. So kailangan mong timplahin para hindi siya lumayo sa course mo. Pag napadpad siya sa babor, bumawi ka sa estribor. At kung napadpad ka sa estribor, bumawi ka din sa babor. So port 5 lang po yung ginagawa ko dyan. Tapos wala kaming dyan.
bukas nung kami nagpapase sa kumsa. Ito naman ang ano, rudder indicator. So dito mo malalaman kung saan nakatutok yung rudder mo. Ito yung nagsisilbing mata namin kung visible na yung nasa labas. Dito kami tumitingin. Pero ngayon umaga pa naman. So nakikita pa ng mga mata natin yung kalaban. So dito din natin makikita yung speed at saka yung bearing natin. At madami itong gamit lalo na paggabi at lalo na kapag umuulan. Ito yung tinatawag nating radar. Tapos ito naman yung autopilot namin. Kaso lang hindi siya gumagana. Kaya kailangan ng manual steering. So ito yung gyro repeater namin. Hindi siya gumagana kasi hindi siya nagsisynchronize sa magnetic compass namin. So ito yung rudder indicator nyo. So pag inalaw mo yung hand steering mo tulad nito, gagalaw yung rudder indicator mo kung saan mo siya gustong galawin. Kunwari port 5, gagalaw yan sa port 5. So kung mid-ship. So isa sa mga paraan para makita nyo kung na-steady nyo ba yung barko is tignan nyo lang yung pupa nyo. Kung yung dinadaanan nyo is straight, yun, na-steady nyo yun. Pero pag ligo-ligo, nanagot tayo kung officer on watch dyan. So kailangan steady-steady lang para nasa course lang tayo palagi. Sa nakikita nyo dito, wala tayo sa course natin kasi may iniwasan kaming fishing boat. Kaya nasa strapo tayo. So ito yung sisilbing utak ng barko at mata. Ito yung tinatawag namin na bridge. Dito nangyayari lahat ng maneuvering at dito rin nag-duty lahat ng deck department pag naka-underway. Timon o pagsisteer ng barko is hindi birong trabaho kasi 4 oras kaming nakatayo ay 8 oras para sa isang araw para lang imaneho yung barko. Tapos yung ano nyo, yung kalaban nyo dito is yung alon, kung may maliling alon is talagang mahilo ka pero kailangan mo ipagpatuloy yung duty mo. Matulad dito maalon. So ratings dyan na katulad ko para saan ba mapupunta tayo, din tayo sa next level ng ating career, which is my